Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's been, I think, almost 5 months na hindi ako nakapag-upload. Life has been super, super duper tough lately. To the point na hindi ako, wala akong urge to upload a video. Hopefully, makapag-upload tayo ng maraming vlog this month. Papakilala ko na sa inyo ang ating guest sa video na to. And alam ko, I'm very sure na alam nyo na kung ano yung content na gagawin ko today. It's yung questions I never ask to my best friend. Hey guys! Kamusta yun muna sila after... Oo, ngayon lang ako ulit lumabas sa channel niya kasi ang tagal na, no? So, diba? Ang tagal nung nasa Dubai ako. Tapos ngayon lang ulit. The reason why bakit hindi kami nag-vlog and then nag-video together kasi sinusulit namin yung oras namin ng magkasama. Yeah. Kaya ngayon lang din naisipan na makapag-vlog. If you guys been wondering bakit nandito siya, eh, nag-vacation siya dito for like 2 months? 2 months ba? I think? No, one month and a half. 1 month and a half. And then tomorrow is my flight going back which to Dubai. Is March 18 ang kanyang lipad to Dubai again. Yeah. Again. Mauna ang magtanong sa kanya and makikita niyo dito yung mga tanong ko and I prepared 10 questions for this. Oh, huwag naman English ha. Okay. First question na pinrepare ko for is what gives you the most comfort? Bakit English? Dapat Tagalog. Ganun talaga. Okay. Paano? What gives you the most comfort? Comfort ko kasi talaga is, halimbawa nasa Dubai ako, pinaka-comfort ko kasi talaga, every time na nalulungkot ako, every time na talaga na-stress ako and what, ikaw, pag nakakausap kita. Kasi siya yung ano ko eh, parang ano tawag doon, comfort zone ko sa lahat ng bagay, di ba? Oh, tama naman. Sige. Oh, yun, legit na, parang kayong maniwala sa akin, Sweetify. Siya talaga. Okay. What do you value most in friends? What do I value the most in friends? Yung time. Time, effort. What kind of time? Time. Time, when it presence? Comes in, yeah, it can be presence or basta may time ka lang sa akin as a person, as my friend. Basta may time ka lang sa akin, okay na ako dun. Next question. Did you ever feel like your parents were your friends? Hindi. Hmm. Kasi, bakit? Magkaiba yung parents sa friends eh. Like, sa best friend ha, especially sa best friend ko, kasi madami akong problema and madami din akong pinagdadaanan na hindi alam nung parents ko. Mm-hmm. Like, lahat sa kanya, lahat na sasabi ko sa kanya, kahit sobrang, ano na, sobrang sensitive na topic. Sensitive na topic. Sensitive na topic, diba? Ganyan yung nami-miss nila sa akin eh. Okay, okay, next question. Next question. Sinungaling ka na ba sa akin? Ngayon lang ah. Nung lang dumating ako dito ah. Na magkasama tayo. Nagsinungaling ba ako sa'yo? Oo. Hindi. Na to ha? Hmm. Na magkasama tayo oh. The whole 2 months ah. Bakit alam mo months, ah? May ano ba? May sinabi ba akong nagsinungaling ako? Hindi naman. Wala naman. Kasi hindi ako. Tsaka sabi ko nga sa sarili ko before na kay Queenie nung hindi ko pa masyado siyang kaibigan. Kasi may ganong thoughts ako. Sabi ko, if magkakaroon ako ng best friend, gusto ko, ayo, bakit ako magsisinungaling, di ba? Kasi, parang, friend mo siya, and at the same time, parang family mo na din. Kasi si Queenie, kasi hindi ko siya best friend lang. She's my family. She's part of my family. And, ayoko magsinungaling sa kanya. Ayoko magsinungaling sa taong to. Kasi, I just feel it na, ayoko, bawal ako magsinungaling. Hindi dahil ginusto, or hindi dahil may choice ako na po pwede ako magsinungaling sa kanya. It's just, ayoko magsinungaling sa kanya kasi binavalue ko yung trust namin sa isa't isa, yung pagiging mag-best friend namin sa isa't isa. Binavalue ko yun. I never lied sa'yo ever since. I mean, siguro yung mga sinungaling lang na Sweetify, nag-junk food ako. Sweetify, nagpa-tattoo ako. Tapos may tattoo na siya. Pero nagpa-tattoo ako. Yun lang. Pero aside from like, yung deep na sinungaling talaga, I never did. Okay. And I don't want to do it kasi I value you as a person and as my best friend. Anyway. Next question. Ito pangatlong question. What would be a perfect life for you? A perfect life for me is, ano, syempre maging successful ako. Mm-hmm. At the same time, kasama ko yung family ko. And perfect life sa akin is yung kasama ka. Hala, bakit ako naiiyak?
Huy, wala dito bayad. Huy, dito bayad, charot. Walang hindi. Bayad dito. Ganon, kasi, ewan ko, parang ang hirap na eh. Ang hirap na kasi. Huy, nasa pangatong questions pa lang. Wait lang, perfect life kasi, di ba? Perfect life eh. Tsaka, there's no such thing as perfect. Oo, although wala naman talagang perfect. Pero, syempre kasi, kaya siya nagiging perfect kasi, nasa right person ka. Ganon. Kasama mo yung tao. Nasa right circle kayo. Oo, kasama mo talaga yung taong mahalaga sa'yo. Ganon. So, ayun yung, ano sa akin. Bakit ako naiyak? Ba't umiyak ka? Hanggang, wala pa, Sudipay. Wala pa. Hindi pa siya tumulo dito. Dito pa. So, wala pa lang yun. Charot. Anong bagay na hindi mo pa nasasabi sa akin? Yung bumili ako ng kotse. Di ba hindi ko naman sinabi sa'yo yun? Ay, oo. Eh, pangalan pala ng car ko is Sia. Ayun. Yung kotse kasi, ano, sinurprise niya talaga sa, nung nag-video call kami. Sinurprise niya sa akin. May dumi ka pa sa mata. Next question. What do you love the most in life? Makita kong masaya yung mga taong nasa paligid ko. Okay, ano ang what if mo ngayon? What if hindi ka nag-Dubai? What if hindi ka nagtrabaho abroad? Yun yung what if ko. What if ko din yun. Pero syempre kasi madami tayong responsibility sa buhay. Especially panganay ako. So, kung ang isipin mo kasi, I mean, anong pipiliin mo? Ang kaligayahan mo o yung kailangan? Siyempre, mas pipiliin ko yung kailangan kasi kailangan din yun ng family ko. Pero kung akin, sa sarili ko talaga, ay, hindi talaga kita iiwan. Dito lang talaga ako. Okay. So, next question. Ano si Sy Smith para sa'yo? Si Sy Smith kasi sa akin, nung una, hindi ko siya talaga totally, ano eh, best friend eh. Pero ngayon, yung Sy Smith na naging best friend ko talaga, as in, sobrang masasabi ko lang is, wala na akong makikita pang tulad niya. Kasi legit, legit talaga, kahit na nag-away kami and then naging okay kami ulit, ang hirap eh. Si Sy Smith kasi baka naman kasi na makiulo na ito, charot. Hindi, sobrang caring kasi ni Sweetie Pie, then mabait, tapos siya na talaga yung ano ko eh, comfort zone, safe zone, kung ano namang zone sa buhay. Siya lang yung nakakaintindi sa akin eh. No one can replace Sy Smith talaga. If you could do, if you could do anything for the rest of your life in the entire world today, what would that be? Travel kasama mga mahal ko sa buhay. Why? Play safe. Playing safe ka ba? Hindi, gusto ko talaga. I've always wanted to travel with my loved ones. Yun talaga yung pinaka-ultimate dream ko na makapag-travel with them. Kasi, ano lang eh, life is too short, so make the most out of it as much as you can. Tama, tama. Okay. Pinagsisisihan mo ba yung pag-alis mo dito sa Pilipinas? Pinagsisisihan ko at some point kasi, wait lang ha, hindi ako grateful ha. Grateful ako kung ano yung work ko sa Dubai. Madami ako natutunan na nasa Dubai ako. But at the same time kasi sobrang hirap eh. Sobrang hirap maging OFW. May homesick, tapos kailangan talaga, malakas talaga yung loob mo pag mag-ibang bansa ka. Hindi lang yung, ay malaki yung sweldo dyan, ay sa ibang bansa ako, ganun-ganun. Hindi ganun yun eh. Kailangan talaga malakas yung loob mo eh. May times talaga na bumabagsak ako na gusto ko na talaga umuwi ng Pilipinas. Nagsisisihan ko na nag-Dubai ako kasi naiwan ko din siya. Anong pinakakinakatakutan mo? Ngayon kasi sobrang dami nasa isip ko eh. Ang daming factors na... matatakutan. Eh kasi matatakutin talaga. Pero ang daming factors eh. Siguro yung pinaka na lang siguro na kinakatakutan ko, kahit naman din sa iba, siguro yung mawala yung mahal nila sa buhay nila. Ganun. Sobrang hirap mawala ng support system in life. Sobra. Totoo. Ayoko makita yung sarili ko na sa ganung situation na parang lahat ng mga tao nasa paligid ko, lahat wala akong support system kumbaga, and yun yung isa sa kinakatakutan ko. Rate 1 to 10, masaya ka ba na naging best friend mo ako? Rate 1 to 10? Siguro ano, alisin natin yung rate na 1 to 10. Let's just be specific kung masaya ba ako na naging kaibigan kita, naging best friend kita. Yes, I'm super duper happy. It's really hard for me na mag-focus every day nung umalis siya. Kasi sobrang laki talaga ng impact na yung pag-alis niya. Sobrang hindi ko siya
inaasahan talaga kasi wala talaga eh, di ba? Hindi ko rin din talaga alam na parang akala ko tuloy ba or hindi, pero yun nga, things happen talaga. Parang sobrang hirap mag-adjust every single day na gigising ka. Sweetie pie, ganito ganyan, tara samahan mo ko, may kailangan ako ganyan. Tara sweetie pie, tara bonding. Sobrang thankful ko sa kanya. Lahat. Mentally, emotionally, lahat. Sobrang thankful ko kasi naging best friend ko siya. Next question. What do you value the most? Comfort or personal growth? I think yung growth. Personal growth. Kailangan ko muna mag-growth as a person. Na kailangan matupad ko muna yung mga dreams ko sa family ko. And yung dreams ko, nakasama siya. Yun. Okay, next question. If you were given 3 things to make you happy, what would this be? 3 things na magpapasesel. Pag nakapunta ko ng Korea. Korea kasi, Korea is my dream. Next, country. Bag. Okay. Bag. I accept. Tsaka, lugaw. Lugaw? Di ba comfort food ko lugaw? Okay. Lugaw, Korea, bag. Next question. Kung wala ako sa buhay mo ngayon, masaya ka kaya? Hindi. Next question. Ako naman. Very well said. Anong bansa ang gusto mong puntahan na kasama ako? Korea. Gusto kong mag-Korea. Sobra. Ah, gusto mo na sabay natin... Gusto ko, as much as possible, gusto ko sabay natin pupuntahan yung Korea. Oo, yung dream place mo. O, yan sa'yo nun. Sobra. Pero, ito, yeah, we'll make it happen soon. In God's will. In God's will, no? Inshallah. Soon. Okay, last question! Bakit ako ang pinili mo? Kasi sa'yo ako masaya. Ganon. Sa parang sa lahat ng mga naging kaibigan ko. Of all your friends, bakit ako ang pinili mo? Kaya siya ang pinili ko at the end of the day, kahit mawala na, kahit, sorry ha, sa mga kaibigan ko. I mean, kahit mawala man lahat ng mga kaibigan ko, wag lang si Sai. Ganon. Ganon ako. Talagang sobra, kahit anong mangyari sa amin, pipiliin at pipiliin ko pa rin siya. Kahit anong mangyari. Kahit mag-away man kami, ulit or what, wag naman. Pipiliin at pipiliin ko pa rin siya. Okay. Then, last question. Can you imagine your life without me? Hindi. Bilis ang sagot ah. Kasi sabi ko kanina, you're a big part of me. Ganun. Sobra. As in, I can't live without my best friend. Mahirap talaga. Naalala ko ngayon yung Malaysia, last year, nag-Dubai siya. Naalala ko yung ano, yung pain. Nalala ko yung like, ah, aalis na siya talaga, parang, ala, ganito ganyan, di ko na siya mayayakap everything, di ko na siya makukulit, wala nang bardagulan in short. Sobrang hirap talaga as in. Pero nilawakan ka isip ko, sabi ko sarili ko na kaya niya ginawa yun is because of her family and may mga responsibility siya na kailangan gawin as panganay sa kanila. And siguro, na-manage ko yung hirap na yun, nasanay na rin ako. Eventually, kasi sabi ko sarili ko, alam ko naman din magkikita kami. Ayun, ngayon, nakita kami. Mm-mm. Tapos, yung promise sa kanya, January, talaga. Kasi, ito lang yung pinagkaaloob sa amin ni Lord na time. Isang buwan lang. Mm-hmm. So, as much as possible, lahat ginawa namin, we'll make the most out of it. Lahat, lahat, as in. Kaya ngayon, masasabi ko na worth it yung pag-stay mo dito. Kasi nafe-feel ko ngayon na nasulit natin yung oras. Thank you, Sotipay, for guesting sa vlog ko. Wow! Guesting sa vlog ko and I really do appreciate it. And ingat ka sa Dubai. Wow! And I love Thank you. Thank you. Thank you so much for watching. If you guys love this vlog and if you do love this, just please like, share, subscribe, and comment kayo sa baba. See you guys. Love you all. On your next vlog. Bye. Bye. Love you all. Feel my heart.